on something else. Checks the interior, nowhere to go. Ubaldo serves it lefty and knocks it in. The last seven. Lodi. It's my idol. Guys, I'm with the one, the only Aquaman, Paolo Ubalde. Man, it's been a while, guys. Ang tagal mo makalabas kasi ng bubble kaya hindi kita makakwituhan. Dalawang buwan din yan, pre. Dalawang buwan, bro. Tapos, kailan ka babalik? Wala pa. Ano pa ngayon? Wala pang mga kaganapan. Wala pang balita. Wala pang balita. Pero alam naman natin na only a matter of time. Makikita natin ulit sa court si Kuya Paolo Ubalde. Kasi, guys, alam ko, meron kayo kanya-kanya mga kilalang mga talagang hoopers. Mga talagang love for the game. Sa akin, Paolo Ubalde is second to none talaga. Like, if you wanna talk about love for the game, para sa akin talaga, Paolo Ubalde is number one. Talagang from the get-go. Kaya gusto ko to, I'm excited for this interview kasi gusto ko malam talaga saan nanggaling yung pagmamahal mo sa basketball. Nakasama ko for a while si Kuya. Nakasama ko for a while si Kuya Paolo sa ano, sa MPBL sa Valenzuela. At doon talaga first hand nakita ko. Kasi dati napabalitaan ko lang eh na iba yung commitment ko talaga sa basketball. Tapos first hand experience ko, nakita ko talaga kung paano. Doon ko na-realize na napakatamad kong tao. Nung nakita ko si Paolo Ubalde magtrabaho. Pero yun nga, kuya, unang-una, salamat sa oras mo. Tsaka congratulations dun sa paganda. Paganda pa din naman yun, yung nagawa niyo sa Vismin. Congratulations also sa mythical selection mo. Salamat. Thanks sa oras mo. Alam kong busy ka. Nasaktuhan kita, wala kang workout, mamaya pa. Nakakatapos lang. Ngayon, no? Kakatapos lang, tapos mamaya ulit. mamaya ulit after. Storbo ka eh. Ano pala niya yun? Rest time pala niya ngayon. Hindi, lagi ako may oras para sa'yo. Salamat. Ano naman yan, isa ka sa mga real ones ba? Alam mo naman, alam natin pareho yan. And also, alam natin yan. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa'yo, syempre excited din lahat malaman yung kwento mo. So simulan natin yan, kuya, sa umpisa. Alam ko that obviously your dad was a PBA legend or is a PBA legend. Your kuyas diba? Yung mga kuya niyo talagang basketball players. So, well, how did it start for you? How did it start? Yung bata ka pa, how did you fall in love with the game? Well, sa di alam ng lahat. Well, I met my dad when I was 8. Mm-hmm. 7, 8. Pero before that, I was playing basketball already. Like 5 years old. Doon ako nag-start yung 5. Sabi ng mom ko na I was shooting any kind of shape ng bola sa trash can. Doon pala nagsimula, kumbaga meron na until na nakilala ko siya na yun pala. May ano pala talaga? Hindi mo alam. May lahi. Hindi ko alam na basketball player ang tatay ko. Kasi iba. Yeah. So hindi rin alam na lahat. Iba yung nanay ko sa magkakapatid yun. Yeah, pero saan mo na kayong inspiration ng bata ka? Hindi mo rin alam? Hindi ko alam. I was just natural lang na natural lang. Talagang mismo mga kamag-anak ko nagagalit sa yung itlog, pinapaikot ko. Alam mo yun, yung mga talagang sa pagdating sa bola, talaga, doon na talaga siya. So hindi? Kumbaga, natural na. Kumbaga, walang nag-push sa akin. Maraming pumipigil, which is yun na nag-drive sa akin. Na, bakit maraming pinipigilan? Bakit? Well, kasi siguro sa nangyari sa mom ko, sa dad ko, siguro hurt sila sa nangyari. So ayaw nilang ganun mangyari sa akin. Alam mo yung mga tama. Kumbaga ayaw nilang sumunod ka sa yapak. Kasi nga, sa mga nangyari. Kumbaga na-generalize mga basketball players. Kumbaga, ikaw din, pinigilan. Kumbaga kasi maging like, maging ganun ka pagtanda mo. Parang ganun, di ba? The usual. Pero ilang bolang winasak ng mga tito ko sa harap ko. Yung hawak ko. Yung bola ko, minsan ka lang magkabola back in the day. Tapos, kukunin pa ng mga ng tito mo para lang wasakin sa harap mo. Bawal ka ng basketball. Wasakin ko to. Alam mo yung ganun? Seryo? Wait nga. Lakas. Lakas to. Okay na, kuya?
Hindi, nagre-renovate kasi sa bahay. Alright. Yan yung mga nakakuha ni Kuya Paolo. Pero sige, so talagang pinipigilan ka. Bata ka pa lang noon. Oo, dahil nga sa mga tito ko. Okay. Medyo na one time pa nga pre na ano, dahil di ako umuwi. Kasi buong araw ko na sa court eh. Kasi doon lang ako eh. Saling kit, mag-aantay ka sa mga matanda. Kasi bawal ka isa, dahil bata ka. So nag-aantay ka, ikaw yung tumitira. Pag naglalaro sila, tatakbo ka sa kabila. As paglilipat sila, tatakbo ka sa kabila. Hanggang sa, pinrosahan ako ng isang tito ko, tinali ako ng hubot-hubad sa gate, Brad. Nakaganyan. Para lang makita ng mga ano na huwag ka nang lalabas. Dahil basketball. Dahil sa basketball, bro. Pero kung hindi ka nagbabasketball, okay lang. Oh, gusto niya lang matulog lang ako sa bahay, mag-aral. Ganun lang gusto niya eh. Pero ako, wala. Eh kasi nung araw din, syempre, basketball lang naman talaga. Wala namang computer games, wala namang mga ganun-ganun, di ba? Talagang basketball. Okay. Namin mo naman pagkatanda natin. Huwag na natin paalam. Hindi, pero, ano talaga, kumbaga, inborn. Kasi, you also didn't grow up with your brothers, sina Kuya Derek, yung mga talagang players. Yun nga, na-meet ko sila. Doon pa lang nagsimula yung, siguro, naging competitive. Pero nag-basketball na sila. Pero na-meet mo sila, ilang taon ka na? Yun, 7-8 years old. Ah, so sabay-sabay mo na-meet? Hindi, dahan-dahan muna. Dahan-dahan, isa-isa. Parang may mga times lang na nagulat sila na... Kailangan, lakas talaga. Lakas talaga. Lang. Papagalitan na rin. Titi na naman sa mga ni Akko man. Well, pwede na ako, no? Yun. Ano ba? Ang tanong mo ulit? Ang lakas kasi. Dali lang. Ang lakas eh. Sige, kuya, sige. Wait lang ha. Sandali lang ako. So tapos, so nung na-meet po sila unti-unti. Well, ano na yan? Family matters yan eh. So anyway, na-meet po sila 8 years old. Hanggang sa ano, hanggang sa naging close mo. Sa mga nangyari, my mom had to parang kailangan niya akong dalhin kay dad sa dad's side ko. Tama. Doon tumira na ako sa kanila. Ah, okay. So, the whole time when you were living with your mom, you were living with your other side, your mom's side, bawal ka mag-basketball. Bawal, paspaslit-paslit lang. Ah, pinipilit mo lang, takas-takas ka lang, ganoon. Mm. Tapos, bakit? Sige, thank you. Ayan ako, panalang mga viewers natin, masaya, akit na si Kuya Paolo, wait lang. Medyo matindi ata ang renovation sa kanila ngayon eh. May ginigiba eh. Matindi ang renovation sa Ubalde household. Ayan. Yung. Medyo tayimik na. Yan, pwede okay. Laban. Yan. Okay. Okay, so, nung... From a household na bawal ka mag-basketball, lumipat ka sa household na puro basketball. Oo, puro basketball naman. Yung dad mo nun, player pa? Retired na siya. So, 90s na to eh. So, na-meet mo siya, retired na siya. May mga napanood akong games na naglalaro pa siya, pero I didn't know na he was my dad. For real, bro? So, nanonood ka ng PBA, hindi mo alam daddy mo si... Maliit pa ako nun eh. Oo. Patsas malayo pa. Kumbaga, parang malayo eh. Maliliit na yun. Yun ang naalala ko ah. Talaga? And no one told you? No one. Unang meet ko nga sa dad ko, pre, ano eh, si Gary Valenciano daw eh. Tawa ko ng tawa sa... pure energy. Sobrang hindi talaga, tinago kasi. Tinago. Yeah. Diba? Kumbaga, walang nakakaalam. Ngayon ko lang nga sabihin sa'yo eh, na... Siyempre, alam mo na. Yung ibang naging close sa akin, alam yan. Pero ngayon ko na sabihin yung... It just also showed na talagang yung love mo for basketball. Hindi... Kasi anybody na... Not to generalize. Pero kung meron kang daddy na PBA legend, unang iisipin mo is, pagpanganak sa'yo, talagang in-instill sa'yo yung basketball, you grew up a basketball. Obviously, you were surrounded by basketball people. Ikaw, talagang... Yung love mo for the game, ikaw lang. Walang nag-ano sa'yo. Actually, ayaw pa nga nilang mag-basketball. Which is, yun yung nag-drive sa akin ng bata ko. Ba't yung ako pipigilan? Sige, lalo kong gagawin, di ba? The more pa kasi, hindi mo alam bakit. Yung panahon na yun. Pare, so yung love mo talaga, ano to? Personal. Kumbaga, personal. Kasi marami pang,
marami pa nangyari, bro, eh. Yung mga times ko sinandun ako sa stepmom ko, sa mother side. Siyempre, yeah. Hindi naman naging maayos din. Yeah, yeah. May mga, ayoko na elaborate. Oh, so, siyempre, yung mga typical family, ano, Filipino, yeah. Ano. Siyempre, nawala rin ako sa bahay namin. Yeah. Which is, yung basketball ang bumuhay sa akin. There were times na, ano, bro, na natutulog na ako sa basketball court kasi napalayas ako sa bahay. Yung bread and butter ko na pumupusta ako na wala akong pera, pangkain ko lang ng hope yata na ice tubig. Dumating ako sa point na yun, bro, noon I was 11, 12, 13, 14. So it shows that your love for basketball is deeper than I know. Alam ko ka, sobrang love mo yung basketball. And now I understand kung gaano kalalim yung pagmamahal mo sa basketball. Yes. So nung pinipigilan ka maglaro, okay, pinipigilan ka maglaro, the more you wanted to do it. Nung finally, pinakilala ka sa dad mo. Nakita mo dad mo, yung mga kapatid mo, I'm sure si na Kuya Derek, no, naglalaro na, mga half-brothers mo, di ba? Oo. Oh, si Kuya kasi, ano siya eh, siya yung talagang, alam mo yun, talagang nag-groom ni daddy na mag, you know, follow the footsteps, ganyan-ganyan. Yeah, yeah, yeah. Which is fine with me. Okay lang naman. Oo naman. Kasi late ka din yun na nakilala na eh. Pero nung paglipat mo sa dad mo ng 8-9 ka lumipat sa dad mo. Ah, mga ganun. Ano na, nag-start na din yung groom sa'yo? No, you know. May story pa eh kasi parang ano pa eh, may pumipigil din sa akin eh. Pumipigil pa hanggang doon sa bahay ng dad mo? Oh, parang you cannot play until your chores is done. Alam mo yun? Okay. Parang ganun, mga ganun. Oh, pero this is no ano naman to Kuya Derek. Pero si Kuya Derek talagang pinapayagan basketball ka lang, go. No naman. Okay. Oh, lahat naman. Pero ano yun, nawala rin naman kasi yun. Nung slowly. Mga bandang high school na kami. Pero naging close dun, na kayo? Hindi. Naging ang close ko talaga si Nico eh. Si Nico. Saka si Kojak, si JC Maligrito. Ano naman kasi si Kojak? Sandali lang. Ano naman si Kojak? Half mo rin? Si Kojak kasi pinsan namin. Pinsan. Anak siya nung kapatid ni Daddy na babae. Okay. Pinsan. So he grew up playing with us. Younger ka? Younger siya? Younger siya. Tumira din ako sa bahay niya nung isa na palayas ako. Sa Iskopa. Doon naman nabuo yung band namin na kasi doon palakasan na namin yung mga high school, first year high school na kami noon eh. Doon na kami naglalaro ng pustahan sa mga squatter. Okay. Wait ah. Dali lang na ano ko. Wait, pero salita ka lang kuya, ayusin lang ako. Pero kuya, yung paglipat mo sa dad mo, it was still a struggle. Super. It was. It wasn't easy. It wasn't easy. Okay. So, when you went to your dad's, ano ka pa nung 8 years old. So 8 to, kailan yung moment na, yung time na talagang finally, feeling mo nakalaya ka? Like, pwede na ako mag-basketball talaga. Pwede ko na gawin. Nung nag-MVP ako sa ano, Inter-Barangay sa Quezon City. Grade ano ka nun? Ano na, pa second year na ako. Yun yung time na ano na, kinuha na ako ni Coach Horacio din. Saan ka nakita ni Coach Horacio doon? Una muna kasi ang storya niyan. First year high school ako nagano ako eh, baste ako eh. Pero sobrang late ko, bro. As in late bloomer ako. As in siguro ako yung pinakamalit. Mga 5'5 lang na yata ako, 5'2. Si Nico matangkad pa sa akin eh. So wala talagang gusto kong mo sa akin kasi ang late ko talaga. Tapos, yun nga, first year na nag-aaral ako doon, parang reserve lang, eh, ensayo, intrams lang nangyari sa akin doon. Hanggang sa yun nga, naglaro ako sa Quezon City, sa West Avenue. Doon ako tumira eh, noon napalayas ako sa bahay. Doon ako tumira, lumaki ako doon. Siguro mga 5 inches, naging 5'7 yata ako doon. Hanggang sa nalabit si Coach Horacio kasi alam mo naman magaling mag-scout yan ng mga ano high school. It's either ano lang naman yan eh, Beda or Mapua nung araw tama, namin ah. Tama, Beda tama. Mapua yan eh. Tama. So, yun nga nung tumawag ko sa bahay, kamusta ako, pwede na ako bumalik. Tapos sabi niya, hinahanap ka ni Coach Horacio, ang tagal namin ko di nakita kasi siguro mga 3 months ako wala eh. Tapos tumawag si Coach Horacio sa bahay niyo. Hindi, sinabi na sa akin ni Daddy na hinahanap ka daw ako. Okay. Na punta daw ako ng Mapua. Doon na nagsimula. Yung medyo naging okay na. So, na parang sige, parang medyo lumuwag-luwag ng konti. 16 ka na noon, 15. Mga ganun. Oo, ganun. So ganun.
Doon ka palang talaga binigyan ng go signal pa basketball? 15? Mayroon naman, pero alam mo yun, parang hatak. Parang bawal. Wild. So ngayon nalalaman natin kung kaya pala. Ngayon naiintindihan ko na slowly, like kung gaano kalalim talaga. And kung bakit parang ano siya, parang hindi ka easily na waiver. Parang tinaanan mo yun as a child eh. Kasi parang bro, when I was growing up, parang it was me against the world. Parang ganun. Oh, umabot nga sa point na humahanap ka ng titirahan mo eh. Yes bro. Oh, at 13, 12, 14. Kumbaga bata. It wasn't easy. I was bounced around the houses. So ilang bahay yun? Yung sa step, yung sa mom mo, sa dad mo, kay Koja. Sa real mom ko. Ah, sa real mom sa tita ko. Sa tita ko. Kapatid ng mom ko. So, dalawa. Tapos yung bahay nung tropa ko na naging best friend ko na kapatid ni Rufa May Quinto, si Pacho Quinto. Doon ako tumira. Doon ako tumira sa kanila nung high school ako. So hindi, kulang more than 5 houses ang kinalakihan mo? Hindi lang, may bahay pa kami sa Cubao dati. No? And all of this, I don't want to get into the personal details, pero all of this was because of basketball? Hindi naman. Ah, talaga? Just because you love basketball so much na ayaw nila, umiikot-ikot ka? Kasi nangyayari kasi, dahil nagbabasketball ako, wala ako sa bahay. Pagdating ko doon, gutom ako, diba? Ang lakas mo kumain, hindi ka namin kayang palakiin. Alam mo yun? So more or less connected sa basketball? Yes, I'm pretty sure. Kumbaga you didn't get the support na kailangan mo para makapag-basketball. Whether it be food, siguro yung time mo away from the house, di ba? So may times na matutulog ka sa court? Oh, mga ano yun, 1 week yun, bro. Ayok. Tapos nakita ako nung isang barkada ko na saktong-sakto mag-inter barangay, kailangan dito ka nakatira. Doon ako tumira sa bahay nila. Galing, bro. So finally, at 15, second year high school ka nito nung kinuha ka ni Coach Horacio? Ah, ganun. Okay, so that was your first taste of, or that was your first chance at a more organized setup for basketball. Yung kasi I was never nakapag Milo Best kami magkakapatid. Pero yung talagang next level na yun na. Pero yung mga yun yung kuya mo varsity na. Oo, Mapua na si kuya noon eh. So nauna si Kuya Derek sa Mapua. Oo, ano siya? Kuya, si Utol kasi bro, since SBP Pasarel, beda yan. So ganun siya? Oo, nakuha niya lahat. Pasarel, SBP. Ikaw tapos yung dayo. Oo, nung mga times nga yun, bro, nanonood lang ako. Ako nang tagadala ng gamit nila eh. Ng Coleman, nanonood lang ako sa kanila. Ang kakampi niya noon, sila Britre Roma. Ano yun? Idol yun eh, nung bata ako. Kasi ang galing mag-point guard. Kaliwete pa kayo pareho. Oo. Malaki pa siya sa akin nun. So Britre Roma. Kumbaga, it was a struggle. And then when finally Coach Horacio called, siguro na ano ka rin nun. Parang, uy, makakapag-basketball ako. Magiging varsity ako. Yun. Saka ang most importantly kasi yung libre ang school. Where did you go to school nung times na ito? Nung you're bouncing around? Nung mom ko, pinag-aaral niya ako sa PCC, Pasig okay. Catholic College, sa Pasig yun. And then, nagka-problema siya. Nagka-problema kasi si mom. Hindi niya nakakayang supportahan. So, lumipat ka? Nung lumipat ako sa dad ko, nag-public school ako sa Pituason. Ako lang yun na pumapasok dun sa Pituason nun. So, public school ka until Mapua? Oo. Until nag-basti pa ako first year. Basti. Tapos, it didn't work out. Tapos yun, second year, nag-gano'n ako. Which is, noong time na yun, malakas din. Kompleto kami nun eh. Sa second year mo sa Mapua? Bali na line, kasi residency ako, di ba? Residency. Na line up ako, third year. Sino yung mga players nun? Si Kuya. Si Kuya mo. Erwin Santa Maria, Victor Maniklang. Maniklang. Ang kalaban namin noon sila Bombeo, Almeda, Arjun. LA. Arjun. LA ang Arjun. Arjun. Sila LA, yung talagang kalaban ko since high school. Since high school. LA. What was that adjustment like coming from a setup na medyo hirap ka until finally trabaho mo na yung basketball? Well, mahirap kasi. Sarap din. Masarap.
Pero mahirap din bro kasi nung time na yun, hindi lang shadow ng tatay ko yung ano ko eh. Shadow din ng kuya ko. Alam Ubalde ka na from the start. Wala namang ano yun. Like hindi mo sinod. Ubalde na ako. Ah, okay, okay. Ubalde na ako since ano. Interparangay pa lang. Ubalde na. Oo, ubalde na. Since nung ano, talaga yun yung sinasulat ko. Ubalde. May pressure nga yun. Oo. Daddy. Hindi, nung nagka-pressure nung ano, nung everybody was saying na you cannot be like your dad. Ang laki ng ano mo sa kuya mo. Alam mo yun? Kasi nga, maliit ako. Well, which is ano, it took me time to ano. It took me, aminin ko naman, it took me time to, ano yun, to sink it all in, to understand it. You have to accept kasi na you'll never be the same as them. Yeah, yeah, for sure. And you have to create your own lane. Yeah, for sure. And also because, well, obviously your dad was a PBA legend, but your kuya was sikat nung time na yun. Yes, MVP. Mythical. Lahat. So dalawang shadow. Dalawang shadow ang ano, ang medyo kalaban. Parang third year Ravenna. Parang third year Ravenna nung time na yun. Wala, I don't wanna compare. Pero like, di ba, may kuya, Kiefer, tas may daddy, si Pong. Parang ganong feel. Well, obviously, pero obviously, yung childhood mo, iba. Iba yung napagdaanan mo. So, iba din yung tibay ng, ano, ng dibdib mo noon. So, third year ka, mapuwa, nandun pa kuya mo. So, medyo ano ka pa, working or playing under his shadow. Oh, kumbaga, after niya lumabas, kami naman. Kami yung fourth kami year ka yung atake. Ah, paglabas niya ng game. Ng game, kami naman yung atake. Kaya, nag 15-0 kami noon. Sweep. Third year ka nito? Third year. So, yun yung first taste of NCAA basketball. Oh. 2 years na ako naglaro eh. Oh, 2 years na. Third year, fourth year. So, nung fourth year ka na, wala na si kuya. Wala na kuya. Ako na yung parang naging isa sa main man. Sa kasi Malgapo. Ewan ko if kilala mo siya. Si Jeffrey Martin. I don't know if kilala mo siya. Yung mga naiwan kami. Yung mga naiwan. O, tapos, kuya, kumusta yung senior year mo? 14-0. Tapos, Kasi nyo naman, no? Oo. 14-0, alam ko eh. Tapos, natapid ako before championship. Okay. A day before the championship, kinabukasan. Sobrang, ano, parang grade 3 yata. Pero ibang klase ko si Rasho eh. Tiisin mo, gusto mo maglaro, di ba? Tiisin mo. Punta kami sa liblib ng Chinatown. Putik. Pinahilot sa ano, talagang umiyak ako, bre. Hindi ko hanggang sa sabi niya, tiisin mo 'yan kung kayo gusto mo manalo tayo. Laro. Kami, siyempre, hindi ko naman sabihin na nag-excuse ako. Pero iba pa rin na may sprain ka na solid. Pero nakalaro naman. Nakalaro, pero not 100%. Sure. Pero ano yun, talo kami ng nila LA. San Beda. Beda, LA. Tama. Pinakwento sa akin. So natalo kayo sa San Beda. Pero still, you made a name. Kasi 14-0 kayo. Ikaw yung isa sa mga... Nagtumunog naman siguro yung pangalan ko kasi after ko doon, nag-stint ako doon, tinawagan ako ni Coach Ito eh, sa UE. Pero si all during your fourth year, si Kuya nasa UST na. Oh, UST na siya. UST dapat na. Lasal. Dapat Lasal siya noon. So heavily recruited siya. Oo, sobra. Kasi yung isa sa mga idol natin nung bata ako, si BJ Manalo, nandun. Totoo. Si BJ Manalo nung panahon namin eh, yun siya yung hinahabol ng lahat. Kumbaga siya yung standard nung alam mo yun, ng mga point guard nung araw. Kompleto, jump shot, everything. Yeah. Hanggang sa dumating si Mike Ortiz. Totoo naman. Yun yung standard eh, hanggang dumating si Mike. Pero si, nung naglaro ka kay, nung tapos na yung fourth year mo, si kuya mo nasa UST na, sino ang mga teams na kumontak sa'yo? Medyo madami-dami. Madami-dami din. Kasi tumangkad pa ako eh, hanggang sa naging 5'10 ako eh. Tapos point guard, ano ganun. Yeah. Ang Adamson, tumawag, si Coach Luigi. Si Coach sa FEU. FEU, Coach Coy? Coach Bert Gabieres. Ay, si Coach Gabieres. FEU. Tapos sa Letran, si Coach Binky. Coach Binky. So madami-dami din. Meron din, madami-dami din. What was the deciding factor for you? It was for me it was a personal decision din kasi
maraming offer kasi yung ano nun eh, may allowance ka sa UE. Yeah. Tapos kumpleto ang ano, may food allowance ka, tapos yeah, may shelter. Tapos it was ano, for me it was time for me to get out of the house. Kumbaga, for me it was my escape route, parang ganun. Parang sabi ko kung makakaalis ako dito sa bahay kasi syempre ayoko rin maging burden sa dad ko. Yeah. Kasi hindi talaga healthy, alam mo 'yun, hindi yeah, talaga toxic, healthy. Medyo toxic eh. So for us to move on with each other, I have to move out yeah, para to live on my own. Kumbaga, yeah, ayoko na rin siya pahirapan. So yeah, kaya kinuha ko yung UE. Yung UST noon kinukuha ka din. Oh, kinukuha din. So dito, hindi naging ano sa thought sa yung play with your kuya. Hindi na. You wanted to create your own. Yes. Sumagi sa isip ko na will I be ano, kasi parang magiging shadow na naman ako ng yeah, utol ko eh, once nandun siya eh. So sa akin, maybe it's a good decision para sa akin. Eh, I have to create my own. Yeah. So UE then was, hindi pa si Coach Boyce ito eh. Coach Itoy. Coach Itoy. Tapos Al Francis. Oh. Tanduay. Tama, Tanduay. So, you came in 2000. Sino yung mga kasapayan mo nun? The rookie muna. James, oo. 2000 si James. 99 si Paul. So, you kami came... Kami ni James yung parang prized recruit nila nun. Ah, so, when James and you came in, Paul and Kuya Ronald were there na. Kuya Ronald, Kuya Paul. Nandun na sila. So you were also, ano yung sinabi sa'yo ng UE? You were gonna play alongside Kuya Paul or behind Kuya Paul or like, basta ikaw yung second point? Hindi. Coach Itoy kasi sabi niya, ikaw mag-prefer. Kasi nung panahon ni Coach Itoy, parang mas lagi ako nag-first five eh, kaysa Paul. Kuya Paul. So it was a good ano din. Kumbaga basketball-wise, gagamitin ka. On a personal level, gusto mo din kasi makakaalis ka sa house, you can live on your own, independent ka na rin. Tapos hindi ka pa maglalaro alongside your kuya, which gusto mo nga sa'yo. So UE was the best choice for you talaga. Mm. Tapos ang lakas pa ng team, Kuya James, Kuya Paul, Kuya Ronald. Well, hindi pa masyado kasi you didn't know ano pa eh. Wala pa kami mga pangalan nun eh. Hindi mo naman alam na si James yun, magiging James yun. Hindi at that time, hindi mo naman alam na magiging si Ronald, pero hindi mo naman alam magiging the Saints siya noong panahon na yun. Kahit it si was Paul nun, hindi pa kami sa it was all a process sa amin lahat na tumaga to learn kung ano yung magiging outcome namin in the future. Kumbaga magagaling kayo in high school, pero hindi pa alam kung kaya nyo in college. Alam naman sa bawat team, you have to blend in with each other. Totoo naman. How was that adjustment? I mean, Mapua and UE. My first year was good. First year was really good. Until, syempre, nag-change ng coach. Yeah, alam mo naman pag may changing of coach. Matik yun. So your first... You should understand. Oh yeah, oh for sure. So first season mo, si Coach Itoy kumuha sa'yo. So maganda. Obviously, ikaw yung magiging point guard niya. Siya kumuha sa'yo eh, di ba? Kahit halos magsapakan na kami ni Paul sa practice. Talagang compete kayo? Compete? Sobrang compete talaga, bro. As in, yung natatawa na lang sila. Hayaan mo sila. Tawa lang tawa si coach sa amin. Hayaan mo sila. Pero after nun, walang. Wala. Pero talagang pag-pressure ka, sisipain ka sa dibdib. Pag-layup ka, sasahurin ka. Ay, mga ganun. And I can imagine. Battle talaga. And I can imagine the two of you kasi sobrang competitive yung dalawa. Tsaka hindi naman malayo yung 1 year difference eh. Kumbaga, siyempre, ikaw, darating ka, hindi, akin. Tapos si Kuya Paul naman, nandito na ako last year, akin to. Kumbaga, bakmakan kayo talaga. And hindi ko rin siya, kasi what I heard from the past, na talagang siya rin, binubugbog ng mga past point guards nung araw. Binubugbog nga daw siya, sabi nga niya. Di ba? Yun yung ano nun eh. Pero, grabe yung competitive namin talaga. I'm sure gusto ko mag-number one. Tama. Gusto mag-number one. So ano kayo, kumbaga you had that love-hate relationship na talagang bakbakan. Maganda yung competition na ganun. Maganda yun. That will be good for both of you. So, kayong dalawa na lang nung time na yun? Mami, may Ronquillo pa kami. Sinong top point guard? Wala pa. Entering. Saan? Nung anong year? Second entering, year? No, entering your first year. Sino na ang top point guard? Wala pa. Up for grabs. Up for grabs.
Ay, sarap. Ang gulo nun, Summer. Ang gulo, sobrang gulo. Eh, may booker ka pang booker pa pala. Tumitira sa'yo. May booker pang tumitira sa'yo. Alam mo yun. Kaya ka rin tumigas, first year mo pala. Oo, grabe. Bubugin ako nun. Bubugbugin ka talaga. Ano eh, bubugbugin ka hangat, ano eh, hangat di ka lumalaban. Once lumabang ka na, doon na malalaman, oh, pwede na. So natutuwa din Kawang tumatanggap, hindi ka titigilan. Tama, tama. Oh, so nung pagpasok mo ng UE, summer happened, competition every day in practice. What was the depth chart entering the season? Sino yung, o wala pa din? Nagpapalitan kami. May times na siya, si Paul, minsan may times na ako. May ganun. Kumbaga, walang time sa game, 40 minutes, laging may isang matibay na point guard doon. Wala, salitan talaga kami. The whole 40 minutes, merong isa na nandun lagi. Either ikaw o si Kuya Paul, basta may matibay na point guard na nasa court. Basta bawat game namin may isa sa amin dalawa. Depende sa laro. Ganun kasi yata si Coach Ito. Matcha. Depende sa sitwasyon ng laro kung sinong gagamitin niya. Tama. Wala pa siya nung ano. Okay, kasi both of you naman can start it. Pareho naman kayong magaling. So, it was also siguro an advantage for Coach Itoy na magagamit ko kung sino tingin ko. Kasi si Kuya Paul yung mas mabilis na maliit. Ikaw yung mas medyo mas malaki na medyo mas physical, malaki, di ba? So, depende siguro sa matchup. So, first season mo was great. Yeah, it was great. So you made the name for yourself. Siguro running ka pa nun Rookie of the Year, di ba? Muntik. Sinong kalaban mo? Si James. Nananalo ka ba doon? May score yun. Natural si James scorer. So si James ang rookie of the year? Alam ko. Wala na ba? Meron pa ba iba? 2000. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Let's just say. Pero si James obviously kalaban mo. Oo. Pero ibang klase si James kasi nung araw. Ibang klase ba si James talaga? Unang pasok? Oo. Ang laki ng kamay. Siya yung pag behind the back, ma-outside na eh. Dadakotin lang parang tennis ball yung bola. Parang ganun. Pag alam mo na, nag-gifted. Oo. Nagsiselos. Ang dami nga nagsiselos sa kanya. Maski si, ano eh, ayoko na magsalabi ng pangalan. Gagraduate na ako. Sa kanya pa yung play. Kabago-bago niya eh. Puro sa kanya yung play. Alam mo yun? As a point guard kasi maririnig mo lahat, Brad. Tama. Ikaw yung tagabigay kung kanino. Maririnig mo lahat. Sabihin niya, ba't ka bigay ng bigay? Dito naman sa akin. Alam mo mga ganun? Tama. Mga ganun. Tapos okay, okay ka sa gusto mong bigay pa rin. Ang hirap sa point guard, di ba, Bre? You're working on your game at the same time, inaalala mo yung alam pa lahat. Tapos, pagbalating mo sa bench, tataka lang ka pa ng ano, tatalakan ka pa ng mga, ano, alam mo yun, mga ganun. Oh, hindi. Tsaka, kumbaga senior mo yun eh. Gusto mo rin bigyan ng bola, syempre. Oo, di ba? Eh, James. Yep. Si Coach James. Puro James lang tayo, ha? So, James was a different beast first year pala. Yeah. Oo. Oh, he was. He will go places. So, he was your scorer. Kuya Ronald was there. Ikaw and Kuya Paul, palitan kayo sa point guard. Okay. So, maganda. Yun naman ang, ano, ng Booker. Wala pa sina ano to? Estrada, Canaleta, wala pa. Andiyan na si Estrada. Yan ang naalala ko eh. Hindi pa masyado. Si KG saka si Olan, mga ano ko na yan eh. Olan. Second, third year. So this your first season was great. Rookie of the Year candidate ka. Obviously, Kuya James siguro yung nanalo nun. So, when you entered your second season, ito yung nagpalit ng coach. Then, doon nag-start yung, syempre, ayoko naman mag-ano. Oo naman. No, it's may mga struggle. Normal yun. Normal yun eh. Kumbaga, the coach will choose kung sino ang magiging point guard niya. So, Paul, obviously, Coach Boise, Paul was his top point guard. Yes, he was. And then, it was you after Paul. Minsan, nagsasalitan kami ni Ronquillo, Roberts. So, umaabot ka ng third, fourth point guard? Umaabot ako dun. Minsan, hindi nga nagagamit eh. After a successful rookie season? Hmm. So ano yun? How was that on your mental? Struggle yun, bro. May mga times na ano talaga, yung papainom ko eh. Alam mo yun? Dumaan din naman ako dun. Parang wala nangyayari ah. Parang imbis na paangat ako, palubog ng palubog ah. parang ganun. Especially with that strong start. Kasi back in the day naman talaga nagbabasa ako ng sitwasyon. Iba kasi na misunderstood yun. Yeah. Kumbaga, hindi,
dapat go hard ka, dapat. Yeah. Kasi parang sa akin kasi, why would I pressure Paul in the backcourt if he's faster than me? Ah, diba? So ano ka na, ito yung typical, ano, typical, pag may experience ka, alam mo namang, hindi mo rin naman masusuntutan eh. So, utak. Oo, inuutak ako. So, sa ako, sag ako ng, sag na ako ng malayo. Ando so, isip nila ako, tamad ka. Parang ganun. Pero I was still trying. Yeah. So, pag pressure ako, may iwan ako. Anong nangyayari? Nakakalusot, nakakalayap. Alam mo yun? Para yung ano, may mga ganun times. Typical work smart, work hard. Oh, eh, di ba? Minsan kumbaga, gusto makita work hard lang ng work hard. Oo. Oh, kumbaga, yun nga, yung sinasabi ko sa'yo, minsan misunderstood ka na kasi ano eh, ni naman lahat ng coaches, they communicate to you, eh, yeah, di ba? Sometimes it's hi and hello lang, yeah, pagdating, yeah, mo sa court, sa, di ba? Yeah, yeah. Parang, oh, ito lang gawin mo sa practice, ganyan, ito, pag di mo nagawa, oh, ba't di mo nagawa? Patay. Palit. Yeah, ano yeah, 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 yeah. So this went on for your next how many years? Hanggang senior year ko. So 3 years. So second, third, fourth. Yes. Second, third, fourth, you were second, third, fourth point guard. Ganun. Kasi and, Paul was still there. Oh, Paul was the ano eh. But these years were the ano. Ito yung nananalo. Ito, yung nag-Jack Chia kami. Oh, Final Four. Final Four after Final Four. Jack Chia, talo sa... Ateneo, tama. Ateneo lang Ateneo, di ba? Ilang Ateneo talo kayo? Dalawa? Dalawang year yata. Dalawang year. Pero... Tapos FEU. Iba. So, when during the glory years, ito yung medyo glory years eh, kasi James Shea, Paul Artadi, Ronald Tubit eh, you were struggling to crack that. Kumbaga... Sobra. Kumbaga, I was just, ano, talagang... Role player talaga. Yun ang binigay sa akin role eh. Tama. Eh, accept mo naman eh. Mga ito eh, accept mo. So, kada pinapasok ka, laro ka lang. Noong time na yun, kung ano lang ibigay sa akin, yun na lang yung laro ko. Yeah. Well, it was tough. Hmm. Kasi obviously, Paul Artadi slowly. Kita mo eh, nag-PBL, umakit yung laro. There was a year, he was tagged best point guard in the league. Hmm. Diba? So, which is sa akin, kaya ko rin naman gawin yun. Tama. It was a hindi siya ano eh, hindi siya personal thing eh. Kumbaga competition yan eh. Diba? You want it also na gusto ko rin matignan kung kaya ko. Diba? Mm. And you weren't given a chance. You felt, was there any year na medyo nag-isip ka na lumipat? Oo. Yeah. Third year ko. Third year. So, nangyari na yung second year mo, first year ni Coach Boysie. Yung pangalawa, ano, parang... Before your third year or after your third year? After ng second year. Okay. Lipat. Anong naging proseso? Parang gusto ko nang lumipat nun sa... Nag-isip ako. So, that time kasi 2 years, di ba? Yeah, 2 years. 2 years kang magre-residence. So, yeah. Sabi ko, it's not worth it. Antayin ko na lang. Mahirap. So, talagang gapang. Gapang na lang. Laban. Oh, sobrang isa sa mga pinaka ano, mabagal na time yun. Pero ano, hindi ko naman inaano kasi marami rin naman ako natutunan. Kahit pa paano. Experience. Marami tayong marami ako natutunan. Pero all along kuya, yung sipag mo never nag-waver. Hindi, nung time na yun, ano pa nga ako eh, hindi pa masyado eh. Hindi ka pa ganyan. Sumegway din ako, Brad. Dumaan ka rin sa phase na ayaw, like tamad ka na, ganon. Tinatamad na ako. Dumating ako doon sa point na yun. Hindi ko lang hanggang imagine. Sa ano, syempre when you meet certain people in your life. Yeah. Doon kasi tumutuwid yung ano eh. Tama. So sino tong certain person na to? Yung wife ko. Okay. Karita. So na-meet mo si Ate Kay. Pagkagalit si Ate Kay niyan, Tita Kay sasabihin ko. Si Ate Kay, nung na-meet mo si Ate Kay, college. Anong year ka na? College. Fourth year ko. So medyo ano, lubog ka nito? Lubog. Oo. Naglalaro. Pero nag-champion kasi kami lahat ng ano, division. Tama. UAP lang naman ang hindi namin na-champion eh. Tama. Pero ikaw personally, so, lubog ka. Mental. Oo, mentally. Pero alam mo yun. Hanggang sa... Champion. Champion pa din. Oo. Pero nagbago kasi lahat yan nung takeover si Coach Dindo. Kailan nag-takeover si Coach Dindo? Last year mo? Yun. Senior year. Okay. So, sakto pa lahat. You met Ate Kay. Mm. Paul graduated.
Coach Dindo took over. Took over. And so, only guys left is me, KG. And Masbang. Masbang. Tapos nandun pa yung mga bata, sina Labagala. Andun pa, si Marcy. Marcy. Bonbon. Rookie. Wala pa, hindi umabot si Bonbon. Si Sagindel. Sagindel. Marcy. Palaganas. Oo, Palaganas. Si Rob Labagala. Rob Labagala, yan. Ikaw. Si KG. Val. Sinong Val? Acuña. Acuña. Ah, Val Acuña. Bless you. Excuse me. Oh, tapos, so ito na, pasok si Coach Dindo. So you felt like ito na, this could be my year. Yes. And ano talaga, ramdam ko dahil kinausap ka agad ako ni Coach Dindo. Ano sabi? Actually, before pa, before pa umalis sila Coach Poison, alam ko na. Alam mo na siya na ipapalit? Oo, oh, alam ko na. Ano sabi? Kasi sabi niya sa akin, sabi niya, you can do whatever you want. This is your last year. Sarap. Gawin mo yung di mo nagawa noon the past 4 years. Sarap. Yung mga ganyan maganda na naririnig sa coach. Simula noon talagang, pre, doon nag-turn talaga yung dedication ko. Ah, so, when Coach Dindo told you that you're in control now, doon ka nag, okay, I'm in control, sipag na. For the first time na may nagsabi sa akin, coach, na ikaw na. Sayo. Itrabahuhin mo. Kumbaga, sa akin kasi, I have to give it back eh. Oh, tama. Suklian mo yung tiwala. May galing pa ako injury nun. Inoperahan ako sa tuhod nun eh, yung fourth year season ko. So, nasa 205 ako. Oh, laki. Oh, 200. So, nung buong summer na yun, nag-165 ako. Oh, alam mo naman ang ensayong pumarin. Eh, diba? Oh, oh, wala ba? Breakfast pa lang nun, 17th na eh. Oh, 17th, planting rice wool, lahat na lang pwedeng takbo, papagawa. Pero bro, nung sinabihan ka niya nito, ang laki ng pasasalamat mo kay Coach Dindo kasi pwede din na hindi nabigay sa senior eh. Di ba pag bagong coach ka, pofocus ka na doon sa mas bata? Di ba pwede din eh? Kumbaga, sino yung mas bata sa'yo nun? Marcy. Si Marcy. Si Rob Lampagala ba younger than you? Younger siya. Pero so parang ano pa lang niya yata yun eh. Pang third year pa lang niya yata yun or second year. So it was you, Rob, Marcy? Hindi, I shifted to number 2. Ah, nag-dos guard. Ka. Pinag-dos ako ni coach para mag-focus ako sa scoring. Ah, so he made... Ah, kasi nawala rin si James. Walang load na mag-i-score eh. KG din kasi hindi pa ganun eh. Hindi pa. Dunker si KG. Oh, di ba? Alam mo lang. Ganun, di ba? Wala pa siya ng mga ganun-ganun niya dati. Ah, wala. Doon, so, I think sa akin na, doon nahasa yung post-post niya. Kasi kinailangan. Grade 4 and 5. Doon siya nagkaroon ng... So, on Coach Dindo's first season, it was really you and KG who benefited from it. Kasi ginawa siyang... Marcy. Ginawa siyang scorer. Ginawa kang scorer. And I think it was the... ito yung year na nag-coach of the year si Coach. Kasi we were ranked number 8. Biro mo rank number 8. Kasi i-rank mo number 8 talaga. Tama. Alam mo bakit? Wala kasi si lahat Jay. Ng stars na wala. Tama. So, you ended anong place? Umabot kami Final Four. And then, 2000 pero, ano to kuya? 2004. Pero, ano kasi, powerhouse ang FEU nun. Oo, sina Arvin. Arwin, Denok. RJ Rizada. Jeff Chan. Malakas yung time na yun. So silang nakalaban nyo sa Final 4? Final 4, So obviously. Yun yan, kasamang palad. Malakas talaga. Pero, malakas. Ano ka nun? Breakout year ba yun? Oo, from ano ako eh. From 1.2 points per game. So to number 2 scoring in the league. Number 2 scorer kayo in the league noon? Sino number 1? Arwin? Makmak. So ikaw tas Makmak. Ay, Makmak mas ikaw. Oo. Tapos pang-apat si KG. Ah, so kayo talaga ni KG ang nagbuhat sa UE. Okay. So, it may not have been the result that you're looking for team-wise, pero individually, second top scorer kayo in the league. I guess when you get to this part of the tournament, you play 14 games, there has to be some point where you're on. The Ludwigosu lost their first game against the
Red Warriors you're seeing right now go up against the growling side. Checks the interior, nowhere to go. Ubalde serves it, lefty, and knocks it in. The last seven. He's going to be okay as Ubalde sinks a three-point shot, upping the lead 23-11 to the delight of their... of the Warriors. Canaleta! Oh, hey! Nestor David, a big fish, and Canaleta. Oh, talking about big fish, I was kidding Tito Pumarin yesterday. Sabi ko, kakain ka na naman ba ng isda po? So, patunog ka graduating? Oo, siguro, sana. hindi, pero dun nga. Dun. So, after four seasons playing behind Paul Artadi, you finally got your chance. And sinulit mo kasi sabi mo, nagsipag ka talaga. Talaga. No, so, bahala na, final year ko na to eh, di ba? So, that's where it started, the whole mentality. Tapos, ano, yun na, hanggang sa, ano na, pag-graduate ko, PBL days, Air 21, Air Philippines, as Bacchus, with Coach Lawrence. Ilang taon? Coach Lawrence. Oo, isa pa yun. One year lang. Months lang yun sa PBL. Pero isa pa yun, okay. Bibigay sa'yo yung green light. Oo, oh, sabi niya sa akin, ikaw na bahala, ikaw na mag-coach. okay din si Coach Lawrence eh. Sobrang ano din siya. So, pero talaga nagpapasalamat ako kay Coach Dindo. Sa kay Coach Derek. Oh, naman. Sa kay Manong. Sabay ba yon Manong? Manong. Consultant. Consultant. So talagang doon nag-shoot up. And I can only imagine during your first 4 years, hindi mo nakikita sarili ko sa PBA. No, wala. No, nung first year ko. First year. Tama. 4 years pa ako, di ba? 4 years pa ako. Tapos ganito. Pero after... nung time kasi yun, hindi pa naman masyado malawak yung ano may. Tama. Yung ano. Kumbaga... So I didn't even know that. Okay, so final year mo was a success personally. And then PBL, again, green light, go. So obviously, gumawa ka na naman ng PBL. Right away, sabi mo, papadraft ka na. Hindi pa. Ah, hindi pa. Oo, ang balak namin ni Charlie noon, Coach Charlie, parang wait tayo sa next year. Kasi parang kulang pa eh. Parang kulang kasi hindi kami masyado nanalo sa PBL eh. So nagkaroon ng ano, parang training camp ang Ginebra. Okay. So, diba, may mga si Coach Shot kasi noon nung nag-invite yata siya ng mga parang gusto niya na ano. Sabi ko Coach Shot, Coach, game ako diyan, sabi ko. Marami akong matutunan diyan, Ginebra yan, yan diyan si JJ si ano. Kundi ano, training lang naman eh. So kumbaga ako consume lahat. Yep. So yun, nag-training ako almost 2 months kasi ang parang pina-practice nila yung mga nandito kasi iba nagsa-states eh, like si JJ, si Mark, yung mga film nasa states. So nag-conduct ng practice nandito si Rodney Santos, si Makapagal. Para kayo mga practice player. Oh, parang ganun. Parang tinetrain niya yung mga dinagamit nung last season. Kumbaga kino-condition niya la. Tapos kinukumpleto lab, pinapapunta yung mga kayo-kayo. Oh, ilan lang kami. Parang 3 lang yata kami. So, 2 months ka doon? Oh, almost 2 months ako bago mag-ano. Taka mo natutunan. Nag-training ako. After nung ano, may nag-scrimmage pa kami. Uh-huh. Parang college team, Enya tayo. Okay. Tapos maganda pinakita ko. Uh-huh. Ako yung nag-start doon. Ako yata nag-start doon, hindi ko na maalala. Tapos yun, maganda na pakita ko. Tapos kaya so, winausap ako ni Coach Shot. Tangkin sen, sabi niya, padrap ka na. Padrap ka na. Kumabutan ka namin kahit second round or first round, depende pa. Parang ganun. Ah, so nagbago plano mo because of that training camp? Oo. Oh. Then after nung training camp na yun, kasi bihira, malaking point guard na nag-tryout. Oo, oh, bihira. Lagi maliliit. Bihira. Lagi maliliit. Puta ako ng Red Bull naman. Oh. One week before the ano, the draft. Pero applied ka na nito. Ah, oo. Ay. Applied ka na one week na lang eh. Oo, siguro. Oo, applied siguro. Ka na. Yun na. Yun na yun eh kasi maganda rin pinakita ko. Tapos yun nga na kumabutan ng first round, ganun din, sabi Coach. So entering the draft, alam mo na at least merong kukuha sa iyo pag umabot.
Well, yun ang promise. Pag gumabot. Naman tayo sigurado promise, lang. Pero tayo, bro. Hindi naman tayo basta-basta. Hanggat walang papel. Hanggat walang ball. Hanggat wala ka na pipirmahan, di ba? Wala pala. Sa ako kasi, pre, sa buong buhay ko, ang dami nag-promise sa akin. Na, totoo. Ang dami sa akin nag-ano na, di naman na, ano, napoprustrate lang ako. So for me, I always look, ano eh, parang inaano ko yung worst case scenario. Totoo. And like, para hindi rin, slowly nabibuild na rin yung medyo trust issues mo na parang hindi ako maniniwala sa'yo hanggat totoo na. Oh. I can imagine. So, yun. Tapos yun, eh, hindi ko lang sabihin yung ibang details, pero parang, hindi ko alam kung sabihin. Bakit ko ba sabihin to? Bakit hindi? Ano ba yan? May meron ba tayong iyaano? Ilalaglag? Hindi, parang may nagsabi sa akin, huwag mo galingan sa... Ah, oo, pwede yan. Marami nagsasabi niyan, pare. Si Jerry Dillinger nga, huwag mo daw galingan, pare, di ka makita. Oo, huwag mo nang galingan, huwag mo nang bilisan ng takbo mo. Saan? Sa combine? Sa combine. Matik niya, maraming ganyan. Huwag ka na magpakita ng ano, huwag ka na umiscore. Sino nagsabi sa'yo, Red Bull? May isang coach. Isang coach. Kumbaga, sige, pang ilang pick sila, mababa. Kaya hindi ka nila pinapagkalingan para hindi ka makuha sa taas. Hindi, first round. Hindi, I mean like mababa sa first round. May mga pipick before them. Oo. Kaya sinasabi nilang huwag ka magpa-discover. Okay pala. Di ba? So sinabi nila, huwag ka muna magpakita. Kasi pag nagpakita ka sa combine, baka kunin ka nung mga nasa taas na teams. Malakas naman yung namin eh. Biro mo. Oh, malakas nga. Yeah. Kaya nga nasa baba eh. Hmm. Pang ilang ka? 8. Oh, yun. May 7 other teams na baka maunahan sa'yo. Sino yung ano mo nun? Yung draft class mo nun, brother? J-Wash. Ah, ito yung kayo na J-Wash. Arwin. J-Wash. Di! J-Wash. Ay, Kelly pala yung Arwin. Alex. Sorry. Alex Kabagi. Alex Denok. Hindi ko alam kung si Jondan o si KG. Mm-hmm. Tapos Mac. Tapos Holper. Ako. Hall. Parang ganun. Sumaan din. Lakas din. Lakas yun. Yun yung batch na yun na humulmo na rin sa ano. Sa PBA. Tumagal din lahat yun. Oo. Oh, yung class na yun, tumagal din at least 10 plus years. Tumagal. So, tumagal. It was you, Denok, I suppose, point guards during that batch. You, Denok. And Alex. Alex Cabagnot. Pero Alex Cabagnot was ano eh. Kumbaga, nobody really knew what he could do. It was you and Denok coming from college. Mm. Ah, okay. Tapos, so number 8, Red Bull. Hindi, San Miguel. Ah, San Miguel lang nagsabi sa'yo na huwag ka magulo. San Miguel lang nagpick sa akin. Kailan ka nagpakita sa San Miguel? Hindi, kaya pala ng mga training ko doon. Minsan napanood ko si Coach Chong. Nandun siya. Nanonood ng mga ensayo namin. Ah, hindi naman to sikreto. Pero oo na, kumbaga SMC. Eh, SMC din. SMC din naman yung isa dun eh. So, pang ilan ang Hinebra? 7. So, nauna yung Hinebra mag-pick. Oo. Kinuha nila si Holper. Oo, malaki. Pero malaki. Meron pa silang isa, 14. Ah, baka dun ka nila inaano. Inaabangan. So, out of nowhere si Coach Jong. Oo, kasi parang ano eh, ang sabi nila, ang sa yun ang hirap kasi nung nangyari sa akin, bro. Parang, they drafted me to be the next Olsen Rasela. Alam mo yun, kumbaga, without knowing yung strengths ko, yung ano ko, kumbaga kinahon ako nung rookie year ko eh. Kinahon ako. Wait lang, brother. Nung drafting na, nung draft, ang iniisip mo nun, either Hinebra or Red Bull. Kasi hindi ka naman nagpakita sa ibang team eh. I mean alam ko na rin. Kinausap na rin ako. Kinausap ka ng San Miguel. Without showing yourself yet. Oh, di. Yun na yung feeling ko, yun na yung naging ano ko eh. Sa training ka. Yung training ko sa Hinebra. So when you got selected by San Miguel, medyo alam mo naman na, okay, San Miguel, tinrain mo na yung utak mo na sa San Miguel ka mapupunta. Hindi, oo. Oh, pero hindi ko alam talaga na first round. Ah, okay. Oh, so when you got to San Miguel, 2000 ano to kuya? 6? 5. So this was Coach Olsen, Danny. Ano pa si Danny? Nandun pa si Danny. Kaka-champion lang nila, bro. Nandun pa si... Wala pa si Dondon. Andun na. Nandun na rin si Dondon. Danny S. Ito bin ko siya. Olsen, Danny I, Danny S, Nick Velasco, Dorian Peña. Boy Beach Victoria. Coach na si Boy Beach. Ah, coach na si Coach Denver Lopez. Denver Lopez. Man. Chris Calagio. Lordy. Wala pa. Wala pa si Lordy. Pero malakas.
Malakas. Tapos Coach Jong pa. Coach Jong pa. Tapos ang assistant niya, Richie Tixon. Boy Beats. Boy Beats. Bro, sino ang mga point guards other than Olsen? Me, Denver. Denver. Saka si Brian Viloria. Pero ikaw yung kinuha nila eh. So medyo may kasi, pressure. Sobra kasi understand ko kumbaga, i-wing daw ako niya ano, ni Olsen. Ah, coming in, yun agad ang sinabi sa'yo. Oo. Matuto ka, i-groom ka namin na to be the next Olsen Racera. So that was both a confidence booster pero pressure. Oo, kasi sa akin kasi parang ano eh, kumbaga nilagyan mo na ako ng ano eh, binigyan mo na ako ng destiny ko. Hindi not me ano. Di siya organic. Oh, so what was the struggle playing knowing na ako na yung ginagawa nilang Olsen? Ang hirap bro kasi parang one miss you die talaga. Lalo na sa pro ah. One miss you die. There was a time na ano, maganda pinapakita ko off season. Score ko nung ano noon eh, pre-season, umiyos ko siguro ko mga 16 to 20. Kasi ano talaga eh, yung confidence ko talaga sobrang high. Pero pag hadong palapit na lang palapit nung ano, nung syempre may mga roles, champion team 'yan eh. Coach Jong, champion team. May mga certain roles ka na kailangan ganapan. Yep. Parang sa akin nung that time, ayaw niyang malagpasan ko yung role ni Olsen. Okay. Siyempre, Olsen is his guy. Oo naman. Olsen, kuya is, ano eh, nagbigay sa kanya ng championship. Yeah. Which is fine, bro. Yeah. Okay lang naman yun. So, yun nga, mahirap eh. Mahirap. Mahirap yun, pare. You played, Coach Olsen, ano yan eh. Diba? Goat point guard yan eh. So, you played behind Coach Olsen muna. And obviously, Coach Olsen was playing a lot of minutes. Hindi, parang pinapasok pa sila kuya Denver noon. Oh, pero sinubukan naman ako. Pero... alam mo yung 2 minutes second quarter. Yeah. Yung basura minutes. If magiging okay ang pakita mo o hindi. Tuloy ka second half. Pero hindi ka di sila masasaktan. Alam mo yan. Gets ko. Ngayon ko lang. Gets mo na yan. Eh. Alam mo na yan. So kung hindi as a rookie kasi, sabi ko, mapasok na ako. Puto. Okay na, di ba? Tama. Tsaka kung hindi ka gumawa, wala ka na hanggang fourth quarter. Wala, one miss you die, bro. One miss you die doon. Hindi ka nalang titira, di ba? Oo, oh, kasi yun nga sinasabi ko sa'yo. Nung palapit na yung season, di ba gumagawa ako? Yeah. Pre, yung role na binigay sa akin, sabi niya, kahit libre ka, ibigay mo sa shooter. Ah, okay. So it was tough. So by that time, I was second guessing already. Pucha, kaya ko naman shoot to. All along gumagawa ka, yun ang nasabi sa'yo. Hindi, nung pre-season kasi inayaan ako eh. Nag-iba nung season. Ano season na? Oo, kumbaga may mga roles na eh. Yeah. Kumbaga, oh, which is fine. O, sa akin naman siguro, you know, okay lang naman yun. And that's tough, especially kaya, joining a team na gano'n. Champion. Champion, oo. Champion nga silang wala ka eh. Diba? Kukontra ka pa. Maguguluhin mo pa ba yung ano? Yung ano nila, yung sitwasyon nila, yung ano nila, yung kasamahan nila, di ba? So talagang fit in ka. Medyo wimente pang titira sa esensya. Grabe, ganun sure, pare. Oo, grabe. So your rookie season, ano, normal naman. Normal na talagang parang rookie year sa college. Yeah, pero syempre, ako kasi ano lang ako, tanggap. Kumbaga experience yun. Kailangan mo i-observe everything. So, hanggang sa nag... sige. Pero, so nag-struggle ka first season? First 3 seasons, bro. Ah, struggle. So, 3-year contract ka? Kasi first round, malamang. First round. So, 3-year contract. Yung 3-year contract mo na yon, struggle. Struggle. Alam mo bakit? Kasi, di ba, nung time na nalipat si Coach Jong sa Inebra. Yeah. Coach Shot, eh. Coach Shot Reyes. Shot Reyes. Okay. So, dito yung time na, ano, na tinraft namin si LA. Saka si... Nakuha namin si Gabby at Espinas. Si LA? Mistake. LA Tenorio. Di ba galing siya Alaska? Oh, nakuha namin. Di. Ah, tinrade niyo. Di. Dinraft namin siya, alam ko. Di. Alaska, LA. Alaska ba siya? Basta nakuha namin si LA. Di. Di. Tinrade. Nakuha kasi namin si Brandon Cablay dati. Tama. So from Alaska, napunta sa inyo si LA. Tama ba? Di ko alam eh. Basta nakuha namin si LA. Basta nakuha niyo si LA. Okay. Nakuha namin si LA, nagsasabay kami 1-2 kami. 1-2 kayo?
Oh, naglaro pa kami sa Taiwan. Naglaro kayo sa Taiwan, 1-2 kayo ni Kuya LA. Oh, nag-ano kami, kumbaga, minsan salitan, minsan sabay kami. Maganda rin pinakita ko dun. Okay. This was Coach Shot na. Coach Shot. Oh, Coach Shot na. Okay, okay. May playing time na ako. Hanggang sa na-spray na ako before... Malas talaga, bro. Malas. Na-spray na ako ng before season. Fourth grade year mo to. This was your fourth year. Entering your fourth season. Second season. Second season. Spray na ako ng grade 3 na it took me months to recover. Kung kailan naman talaga. So hanggang sa di na ako magamit ni Coach Chot, na-trade ako sa Hinebra. Balik ako kay Coach Jong. Ang cute ah. Okay, wait ah. So first season mo, struggle under Coach Jong because given na yun, San Miguel was San Miguel. Eh. Okay? Mm. So, ay San Miguel pala pinag-uusapan natin. Oo nga din, Rough News LA. Sorry. San Miguel pala pinag-uusapan. Kala ko yung Nepre. Okay. So San Miguel, first season mo, struggle under Coach Jong. Second season mo, okay sana. Kasi si Coach Chot na. Oh, nagkakaano na ako eh. Kumbaga, comfortable yeah, na ako. Yeah, kaso, the spray. Na-spray na ako, na-injured ako. Balik, syempre, na-lipat ulit ako sa Hinebra. So syempre, nung na-spray ka, hindi ka magamit ni Coach Chot, pagbalik mo, syempre, kunin mo pa yung timing mo, hindi ka na magamit, tin-raid ka. Hinebra, balik ka kay Coach Chong. Which is andun si Coach Chot. Yung mga naka-training ko nung araw. Okay. Oh, so what? How was that? How was your experience with Hinebra? Ito, college all over again. Kasi andito si Paul. Oo nga, no? Si Paul ulit. May Chris Pagana. May JJ Helterbrand. Tapos may Kuya Johnny A. May Kuya Johnny A pa. Patay na nila. Oh, so kumbaga, puto sabi ko, anong gagawin ko rito? So pang ilang ka? Pang lima? Pang anim pa siguro. Una pa ball boy. Oo. Ben, doon yung time na ano, yung papunta ng practice, dala mo yung bag mo, di ba? Pag upo mo, mga tatlalawang oras ang lumipas, walang pumapansin sa'yo. tapos na ba? Alis na ako. wala kahit ano. Wala, pare. Parang you don't exist at all. Ilang years kasi ganun? Yun, hanggang sa matapos yung ano ko doon, isa't kalahati ako doon sa Hinebra. Sobrang pero, invisible pero, ka. Hindi ko nga alam na nag-Hinebra ka, kuye. Inabot ko yung champion na twice. Yung si Alexander Toothpick. Pero hindi ka napapasok? Hindi. Pero ito nga nangyari. Kasi I was with coach. Ganoon na, di ba na reserve ako? Yeah. So Coach Kirk talked to me. We made kumbaga ginising niya yung ano. Kasi tinatamad na rin ako, bro. Eh. Kumbaga parang tapos na yata ako. Parang ganun. So nausap ako ni Coach Shot. Coach Kirk. Sabi niya, you're here for a reason. Okay. Maybe you're not yet ready. So ang gawin mo, huwag kang mag-ugali, improve mo 'yung sarili mo. Yeah. So that's what I did nung mga last year ng sinangano ko ng kontrata ko. So nag-training ako kay Coach Kirk almost 1 year. Morning, hapon, minsan twice a day kami. Maniban pa 'yung ensayo namin. So 'yun talaga 'yung naging ano, kumbaga sabi niya, I want you to, pag nagtapos yung kontrata mo dito, I want you to be a starter sa ibang team. Yeah. So your whole Hinebra stay was a personal development phase? Oo. Kasi Ika, parang, ang ginawa ko pa nun, I made sure na pagdating sa ensayo, papahirapan ko yung first two groups. Kasi nalilipat na ako sa third group dahil maganda yung ensayo ko. Papahirapan ko talaga yung didepensahan ko, isporan ko, lahat talaga. Pick and roll, splitting ko, may mga ganun. Pero ano, nasa tama, hindi yung... Oo naman. Nasa tama, within the practice. Yeah. So, siguro nahawa iba, kaya feeling ko pagdating sa game nung championship run namin, nadadalian na sila Mark, sila JJ. Kasi ang dami ko natutunan, bro eh. Biro mo, Prime JJ, Prime Olsen, rookie here na LA. Tapos ano pa? Johnny na experience. Tapos Paul Artadi pa na may experience din. Kumbaga, ang dami kong natutunan na sa point guard na iba't ibang klaseng point guard. Yeah. May scorer, may mautak, may talented. So, this went on for a month, a year and a half. And then, trade. And then, Red Bull signed me, Coach Yeng. When Red Bull signed you, you were a free agent.
free agent. Kaka-champion lang namin ng Ginebra. Bakit bumalik ka kay coaching? Paano bumalik? Kasi, ano eh, kasi nung draft day, di ba nakuha na ako? Kasi 9 ng ano eh. Ah, yun yung Red Bull na sinasabi nila sa'yo na hindi ka namin kung umabot. Oo. Nung nakaupo na ako sa ano, sa San Miguel San Miguel table. Bumulong siya. Inunahan ako mga gago. Coaching na coaching. sa akin ka na dapat eh. Parang ganun. So finally, full circle. Balik ka ngayon ng... Ay, di balik. Pero punta ka ngayon kay Coach Yeng, Red Bull. Oo. Kasi saya mo. Oo. Oh, Doon na ako nag-start. Mag-blossom yung talagang Paolo Ubaldi na nilalaro ko. Sino teammates mo nun? Sino JC? Cyrus. Wala pa. Wala pa Cyrus. Rayback. Willie. Wala. Kuya Willie. Wala na rin si Kuya Jeff, Willie. Jeff Chan. So this Red Bull. How many years ka nag-spend sa Red Bull? Matagal ako doon, bro. Siguro mga 4 years. 4 years. All coaching? 4 years siguro. Hindi ni Coach Cheng. Papalit-palit na yun. Kasi parang isang year lang si Coach Cheng. Tapos naging Coach Janelle. Yeah. Pero steady ka doon? Steady. Almost double-double. Parang ganun. Doon dito mo nakuha yung kumpiyansa ko? Dito na, sa Red Bull. Backdoor kay Wilson. Ibabalik niya dito kay Ubalde. Paolo with some space. Paolo, the floater off the bank. Marcelo saying, not today. Not when I'm watching. And he goes inside. Madali. Here comes Ubalde against Jaywash. Paolo gets a bruise and a deuce. For Calma. You know, they're willing to take the licks when they get into the lane. If you're not willing to take the licks, you're not going to score. All around at sabi ni JC Intal, he has to go outside of his comfort zones para depensahan ng Gilas. And then, from there, ito na. Hanggang sa nag-ano. Pinaakit ka ulit. Nag-ano, nag-ano, nag-bang, parang nag-leave ang team namin. Nag-leave ang team namin. So, ang nag-dispersal drop sa amin, Petron. Umakit ka ulit. Balik ako ng San Miguel. Miguel. Si Coach Lay. Coach Ato. Coach Ato. Coach Ato. Agustin. Ito na yung championship run. Ito yung championship run. Ito yung pinaka-sweet. Ano ka? Ito yung pinaka-sweet. Ito yung pinaka-sweet na championship run. Tsaka ano ka nito? Importante role mo nito. Ikaw yung taga-ano nun eh. Nanunota ko nito Petron versus Token Pigs. Ano ko nito eh. Kabagi ako eh. Pero nakakakita. Ikaw tsaka si Denok. Iba yung role ko noon nung pagbalik ko doon. Kumbaga, ito yung role ko. Sabi niya, pag hindi mo tinira, di ka makakalaro. O sige coach, pasok mo, tirahin ko. Si Coach Ato pa naman eh, no? Okay. Si Coach Ato, okay yun. Kasi tapang si Coach Ato eh. Re-reward ka naman niya. As, kumbaga, sundin mo siya, gawin mo yung gusto niya. Yeah. At ano. And coming into that team, you knew Alex Cabagnot. Oo, wala Denok na. Denok Miranda. Denok Miranda. Emergency talaga ako. Pero, emergency na talaga. So the way for you to enter the game or stay in the game was to be physical. Depensa. Physical. Depensa. So, sino yung role na ano. Sino mo to sa'yo? Eh yung time na yun, parang scouted yung dalawang point guard namin. Tambak kami. So, wala. Tumingin si Coach Ato, parang wala na yata mabunot. Andun ako. Eh ako, chill ako eh. Todo chill ako kasi yun na kaya kong gawin. Suporta. Bigla akong nablot. Oh, bantay mo yung import ko. Bahala. Pasok ako. Puta, drive yung import. Parang ano eh, talpakan eh. Bagsak. Yung import. Sabi ko, you drive on me again, I'll do it again. Even harder. Ito yung sa token text. Finals to, finals. Finals, game one. Ito yung sinabi ni Kuya Marky na meron din namang mga naninira sa kabila. Sabi ni Marky so, kasi yung import nila, tinitira ninyo. Ako yun. Ikaw nga yun. ako yun. Ako, yun yung naging ano ko na... Yun yung naging... Kumbaga pre, sa akin ah, marami nagpapasalamat sa... Oo, pinisikal ko siya pero... Pre, championship. Oo naman. Diba? Kailangan. You do whatever it takes to win. O si Marky diba? Rin naman. Ginagawa din naman lahat. Oo, sinundot nga yung pet ni Grandi. Diba? So talaga, ano, you have to have a role. You have to have a role. Si Idol Jamie. Oo. Tinitira ko. Oo, sure. Physical.
Eh, mas malaki physical. Ka dun eh. Oo, oh, physical talaga. As in, pag tumira siya, pag talikod niya, tatamaan mo. Pah! Physical, lahat ng pang ng antics na pwedeng gawin. Kuya Jason din, you know? Hmm, lahat. Kasi yun ang ano eh. Yun ang way for mo me eh. To play. Tama naman. Yun for me to play, that's my role. Pero, and in any team naman kailangan ng ganun. Especially oh, a champion eh, team. Eh, by that time kasi, yun yung available na role. Tama, so, tama. You can't expect Kabagnot to be the one. Ang oh, ang sa akin kasi bro, sa akin ah, sa experience ko, sa PBA, for you to last, it's either you're a star player or you're a role player. Yeah, yeah, yeah. Totoo yan. Yeah. Nagawa ko yung pareho eh. I was a star sa Barako, tama. Pero pagdating sa ano, role player, eh ganun eh, ganun talaga eh. Tama. It's a matter of you accepting the role. Yeah. Papayag ka ba na accept ka? Starter ka? Ano ka sa team? Sabihin sa'yo, ganito. Papayag ka ba? Yung most of the players kasi hindi tatanggapin yan. Yeah. And this is exactly what I was trying to tell the channel. Ito. So obviously, ano ilang taon ko sa PBA? 10? 13. 13 years in the PBA. Ito. It's coming from Kuya Paolo Hubalde na hindi porket role player ka, hindi ka magaling. Mm. Tinanggap ko lang talaga. And madaming mga mas magaling. Kunyari, lagi sinasabi, itong role player na to, tapos yung isa wala na sa PBA, eh mas magaling tong wala sa PBA. It just so happens, ito tinanggap, ito hindi matanggap. Ganun naman eh. Matanggap. Minsan hindi naman pagalingan yan eh. Kung sino yung matatanggap na yun. Unless star ka. Unless star ka. Star ka kasi pag star. May isang conversation nga kami ng isang player. Sabihin ko na si Terrence. Yeah. Noong time na hindi pa siya nanalo. Sabi ko, kinausap ko siya, bro, nanalo yan nang wala pa. Nung nagcha-champion niya nung wala ka diyan. So sa akin, for you to ano, to blend in, you have to accept kung ano yung kailangan ng team. Kung kailangan mo dumipensa, dumipensa ka. Score rin madali na yan, hindi mo na kailangan anuhin yan, sabi ko sa kanila. And it's up to you kung tatanggapin mo yan. Pero pansinin mo, if you can remember yung nung time na nag-champion siya, yung first year niya ng champion siya. Eto mo siya dumipensa, Brad. Pakita mo. Dumidepensa siya. Di pa siya umi-score noon, ha? 'Di ba? Parang ang dating sa kanya role player, which is sa akin ano na happy ako doon kasi tinanggap niya at least ngayon meron siyang ring, 'di ba? Oh, tama naman. And first hand experience ka doon. Oo. Oh, kumbaga ano 'yun eh. Mahirap man kasi ano kasi sa na, kumbaga ano 'yun sa experience ko sa buhay ko, Brad eh. Kung ano 'yung meron, kailangan mong gawan ng paraan. I mean, kung ano 'yung nandiyan sa harap mo, gawan mong paraan. Make it work, kumbaga. You have to make it work. Yeah, and this is exactly why this is the mentality na talagang that separates you from everyone. So after Petron, what was the ano na? What Abian was kami. Balik na naman ako pumarin kay Coach Franz. Saan ka na trade? Kasi di ba natapos yung Petron. Yung leave of absence ng ano, yung rights nung Red Bull noon, nakuha ng Air 21 which is Shatinas. Okay. Yeah, yeah. So it's either I sign with them or release ako, balik ako sa Petron. Oh. Eh, maganda offer sa akin eh, Coach Frank. Ah, ito yung Shopinas. Shopinas. Ay, sina Magi Season. Magi Season. Hmm, walang yan yan. sabi ko, yung losing streak mo, dinala mo sa amin ah. Yung curse mo, dinala mo dito ah. Hayop ka. Zero ano kayo nun? Zero 10? Zero 14. Zero 14. 012, 'di ba? Oh, 012. 014 siya the year before, tapos 012 siya the next year. 'Di ba 028 yata siya noon? Oo. Sabi ko lang yan. So nag-Shopinas ka for a few years. Oh, almost yeah. Ano, 2 years to 3 years. Yeah, and then after that. Air 21 pa 'yun. Nag-Air 21 hanggang ka pa. Air 21 oh, hanggang sa na-trade ulit ako sa San Miguel. Balik ka San Miguel. Oh, pero third stint mo na sa San Miguel. Oh, they wanted me to play in the ABL. Yung dun sa ano, San Miguel Beerman. ABL. Oh, and then yun ang mas isa sa masakit sa akin, Brad, kasi starter ako ng air ng PBA, tapos maglalaro ka ABL. Tama. Kumbaga ano yun eh, kumbaga well, is business eh. Business. Yun yeah. Talaga. So what was that? Yung process. Oo oh, at first, syempre, ano ka? Ayaw mo. Para ayaw ko patanggapin yung una. Yeah. Pero sige na nga. Total, San Miguel naman. And they promised me naman na manalo. Mag-champion tayo dyan. Balik ka na lang sa PBA. Yeah. Which is pwede ba yun? Tama. Pabalik ka naman eh. Oo, yun. So, may existing contract din ako. So,
okay din, naging maganda yung usapan namin. So nag-APL ka? After it was that. A good, ang ganda ng experience ko doon. Champion din kami. Tama. Ito si Banchero, di ba? Oo, 18 straight yata kami noon. 18 straight wins. Tama. So, APL, balik ka San Miguel. Mm. How many years ka pa sa San Miguel? Yun, mga 3 years yata tayo. Ah, matagal pa. Oh, 2 years or 3 years. And then after that? Ganun, nung nag-took over kasi si Coach Studford, kasi di ba kalaban ko siya sa ABL. Yeah. When he was coaching, sobrang okay. Kasi like NBA style na siya eh. NBA style na siya eh. Physically, well, I'm sure he has that RoboCop physicality in him. Off the bench. But ngayon, Hubaldi is able to get it. He's ahead of the pack. And Belga catch him. The answer, Paolo Hubaldi. You know, this is another guy who's been working on his game. Chris Lutz. Oh, that's the most fulfilling for a dad like Freddie Hubaldi to see his son play on the floor. Pero siguro, hindi nag-work. Alam mo naman yung mga nangyari sa mga foreign coaches natin. They're trying to implement pero hindi nag-work eh. Kumbaga, so siguro hindi nag-workout. Eh doon, maganda nilalaro ko eh. Nagsasadaano pa kami, nag-starter pa nga ako minsan eh. Minsan, pangalawa pa nga si Chris Frost saka si Sol noon. Hindi nga nakakalaro minsan eh. Dahil maganda yung tinatakbo namin eh. Pero yun nga, na-injured ako. Shoulder naman. Shoulder. Simula nung na-injured ako, hindi, wala na siyang point guard na ano, kumbaga hindi niya maano eh, hindi niya kuha yung timpla ng ibang team, ng ibang players eh. Hindi niya makuha yung nawala timpla. Siya. Nawala siya hanggang sa Coach Leo. Tapos ano, dumating din si Coach Boise sa team. Tapos na-trade ako sa ano, sa Red Bull. Red Bull ulit. Yun doon ka natapos. After nung ano, nag Red Bull ako, after ng contract ko doon, nag-Alab ulit ako. Yun yung Alab. So after mo mag-Red Bull, diretso ka Alab kay Boss Charlie. Alab. And 1 year ka doon. 1 year. Oo. And then? With Ray Parks. With Ray. Tama. And then after that? After that season, nag-start na MPBL. Nag-start na MPBL. Sobrang ano rin ako, bro. Sobrang blessed din siguro ako. Kasi sakto-sakto eh. Yung mga, lahat yata ng professional na laro ko na. Oh, parang nga. Parang ano na nga. D-League. Hindi ka nag-D-League. Muntik na. Muntik na ako mag-D-League after nung Red Bull ko. Kasi I was training with Coach Anton. Kay Anton. Ah, sa Coach Eric. Flying V. By the time, isa lang yata ang Thomas Torres pro na pwede. Ah, okay. Hindi, isang pro lang ang pwede, which is Hans. Big kailangan nila. Yeah. Kaya ang point guard nila, si Thomas. Yeah. So, muntik ka pa matagal. Pero yun nga, yeah. I mean, it just shows the journey ni Paolo Hubaldi. And that's why you're still addicted to the game. Ang addict mo pa din, ilan taong ka na, kuya? 37? 40 na ako, bro. Hindi. 81 ako, 2021 na. Nung teammate kita, 37 ka. 38? Oo, 38. 40 ka na ba, bro? Kasi 40. Matagal na ka tayong naging teammate. 37, 38 ka noon. Oo. Bro, 40 ka na? So, ka-age mo si Marky. Age ko si Marky. And both of you are still like addicted to play? The game. Oh, dude. Tsaka hindi lang playing. Kasi pwede ka namang playing na hindi na masyado eh. Or dinadaan mo na lang sa gulang or dinadaan mo na lang sa experience. Ikaw talagang ano eh. Para kang college magsipag eh. Diba? Hindi, kasi ano eh. Parang sa akin, like the late Kobe said, you leave everything on the floor. Give it your all. Sa akin na. Condition ka pa eh. Sa akin kasi once, okay, di ba may mga nagre-retire na maaga, like 35, 34. Yeah. Tapos magko-coach. Sa akin na. Hindi ko sila dinidirespect. Yeah. Sa akin kasi, you can coach when you're 50, when you're 45. Wala namang age. Pero you can never go back when you're 45 and play. Yeah. Wala na, hindi mo na mababalikan. Ako, hanggat kaya, sige, wala namang problema eh. Pero kumbaga, I'm backing it up. Kumbaga, kung maglalaro ko ngayon, kailangan magpalakas din ako. Hindi ako pwede na lalaro lang ako. Eh, may mga kalaban ko, half of my age. Kaya nga, I have to be stronger than them. Uh-uh. Like what Coach Kobe is saying, if you're training now, I have to train 3 or more. Yeah. Para lamang ako sa'yo. Yeah. And even at 40, parang ano ka pa eh, you're still learning, you're still
I'm willing to learn. Oo, hindi ka pa tapos. And that's funny, is lahat ng coach mo ngayon, I assume, ah, puro ano na, teammate mo siguro dati, o. Oh. Di ba? Si Ron J. Naging coach. Si Ron J. Naging coach mo si Ron J. Paano yun pag gano'n? Talagang ano ka? Hindi, ako naman, I don't think of, naging ano siya, I think of him as a coach. Yeah. As a coach pa din. Respect mo as ano, you give it to them. Yeah. Kasi di naman magko-coach siya ng ganun-ganun lang. Eh. Tama. At grabe ka pa din mag-workout. Nung buong pandemic, hindi ka tumigil. Hindi, kailangan eh. Kasi I always believe na ano, for you to play the sport, you have to be conditioned. Tama naman. Hindi yung maglalaro ka para magpa-condition. Tama. Kumbaga ano ka, ready ka lang lagi. Yeah, or you're always ready. Dapat your line is always open. Parang And how many? I'm still learning. Eh. You still study the game. Kumbaga, ano yung why yung mga bata ngayon nag-work yung gantong situation, yung gantong play. Eh, lahat naman tayo, ginaya lang naman natin lahat sa mga idol natin, di ba? Grabe. How many years do you think ang ano, kaya pa? Kasi sinabi ko lang, like 5 years ago, sabi ko, 5 years na lang. Ngayon, tapos na yung 5 years. Oo, tapos na yung 5 years. Pero, kasi ano eh, malaking bagay siguro yung ano yung wife ko. Kasi sabi niya, as long as you're happy doing what you love, parang tuloy mo lang. Kasi ano eh, masaya siya eh, pag nakikita niya akong masaya. Totoo yun. Kumbaga, yun. Kasi kapag once na yung mga tao sa paligid mo natutuwa at ano, sumusuporta sa iyo. Eh yun naman yung importante, yung bigyan mo sila ng saya, suportahan sila. Yeah. And you brought Ate K up an hour ago when you were entering your third season sa UAAP, fourth season sa UAAP. Iba rin pag may suporte. Kasi at your age ha, hindi malayo na medyo huy. Baka, di ba? Pero because of I always see Ate K talaga suporta, whether it be on TV, live, diba? Oh. So it nag-uusap naman kami as a couple na ano, okay ba to? Kasi may mga decision kami na ano eh. Actually, siya as a teacher, gusto rin naman niya magturo sa ibang bansa. Yeah. 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 Magsettle there kasi teacher siya eh, madali yung work na yun. Yeah. Pero ano rin ako sa kanya kasi parang inaano niya, kumbaga set aside niya just alam mo, hindi kami maka-plans kasi player ako. Yeah. May ano, kumbaga I owe it to her a lot. Siguro pag ano, bangko ka na. Pag bangko na. Hindi, dapat umalis tayo ng ano, parang si Kobe, 60 yung Aquaman out. kumbaga, ikaw ang nag-decide, hindi basketball ang nag-decide. Pero ikaw, feeling mo, with your body, with your condition, ikaw lang ang makakasabi. And luckily, knock on wood, I've never, this whole time that you were talking, never ka nagkaroon ng major injury. Yung mga injuries na sinasabi mo, grade 3 sprain, inopera ka konti sa ano, pero hindi yung talaga major career-changing injury. So, how many years pa tingin mo based on how you feel? Ito, naglaro ka lang nitong huling dismin eh. Oh, medyo na-drain din ako nung ano. Eh, bubble kasi. Napagod din. Bubble kasi medyo, libiro bro, libiro ang bubble. Hindi ko ma-imagine bro. Yung masusubukan talaga yung mental toughness. Sipin mo ikaw, adik ka sa basketball, nahirapan ka pa. Paano pa yung mga medyo ano, after basketball, uuwi sa mga girlfriend nila o asawa nila? Lalo na yung when you rely on your family. Family, ano. Ang hirap eh kasi sila yung strength mo eh. Mahirap. Pero, syempre, you still have to do what you need to do. It didn't show pero naman. Mahirap. It didn't show na nahirapan ka. Talagang perform ka naman night in, night out. Diba? Hindi ka naman tumira ng kanan. Kasamang palad lang. Kasamang palad. Kumira ng kanan. Layup naman. Kasamang palad. Hindi tayo pinagpala. Siguro, hindi tulad para sa amin. Yeah. Pero hats off kay Coach Mike for the adjustment. Yeah, for sure. Coach Mike, kay Ping. Diba? Pero still, Eh, wala bali, wala lahat yung brand. Totoo naman. But I would trade that for a championship. Baka si Waray hindi trade yung MVP niya. Ewan ko. But baka si pinag-MVP si Waray, kaya natalo. Ewan ko. Magaling niya. Laro niya yun eh.
laro niya yun eh, yung ganun. Oh, deserve naman niya, bro. Deserve niya yun, sobrang solid. The way he played nung elimination. Yeah, sure. Pero syempre, you and I know na iba ang series. Iba series. Nasa scout iba at nasa series. Scout ka. Diba? Oh, iba ang series. Iba so, ang series. Ngayon, after your Vismin stint, tuloy-tuloy pa, MPBL. I mean, I don't know where you're gonna sign, pero like, tuloy-tuloy, MPBL. Vismin again, Mindanao Lake. Para lang doon sa mga supporters. Hindi, as of now, syempre, nasa, may contract pa tayo sa MPBL. Ah, okay. So, balik ka Venezuela. Hindi pa nagsisimula yun. Yung sa Vismin, we don't know yet kung ano pang nangyayari. Malamang, may contract ka doon. Lifetime contract ka sa Venezuela. Let's see. Eh, sana, nabawasan pa nga yung playing year ko dahil sa pandemic eh. Lahat nga lang medyo may edad na. Nababawasan. Hindi naman tayo bumabata. Diba? Nabawasan pa. Sabi ko, wala yan naman. Hindi ba ba? Hindi, pero kasi, ano eh, sayang. Sana hopefully maayos na lahat. De, pero, eh, I'll give you time, kuya. Say what's up to lahat ng supporters mo. Pasalamatan mo lahat ng pasalamatan. Wait lang. Well, gusto ko ng pasalamat sa from day in, day out yung mga supporters natin dyan. Yung mga talagang sumuporta sa atin. At yung mga ano, yung mga haters din, salamat kasi ano eh, na-motivate niyo din ako kahit papaano to overcome all those hate. Alam mo 'yun. Kasi marami yan eh. Well, hindi ko naman 'yun i-set aside kasi kasama sa pag-angat sa buhay 'yan, kasama sa buhay 'yan. Hindi tayo magbubuo kung walang positive and negative vibes. So, from day in day out, yun, maraming salamat sa inyo. Unang-una, maraming salamat sa family ng ni Lato family, Uncle Sam and Mama Marlene and Boss John and Mama Anna for taking care of us especially nung pandemic and until now. And yung Puma, ano bang size mo? Puma family. Inaantay ko lang si Puma. Hindi mo pipirma si Puma ng content creator. Pwede. Pag-usapan natin. Kay Sir Mike Aldover. Maraming salamat sa iyo, sir, sa Puma. Sobrang ano, sobrang grateful and thankful ako from the bottom of my heart kasi naniwala kayo sa isang tulad ko na i-represent ang product mo. And Power Hands, maraming salamat. Ano ko ba? Pwede natin ni lahat ng mga naging ano niya, lahat ng mga pinagdaanan ni Kuya Paolo. Grabe. And ano, I have to commend Puma. You're building a squad over there. Ganda ng mga pirma. Ganda. Yun, maganda Puma, bro. Try mo. Palit tayo. Pink shirt, tapos sapatos sa akin. I got you, bro. Para ano naman natin yung... Eh, pero sorry, day one pa lang naman sinusuportahan na kita sa... Oh, in fairness. Kalokohan mo. Kalokohan pa lang to. Akalain mo lumaki ng ganito to. Pero tagal ko nang gusto diba? Talagang mapunta dito si Kuya Paolo. Of course, like I said, to start na interview na to, 2 months siyang nasa bubble. Ayoko siyang guluhin dun. Si Kuya Paolo kasi pag nag-focus na, medyo mahirap na guluhin yan eh. Kumbaga nakaano ni. Lalo na nung 1-0, 2-0, 3-0, wala na. Mas lalo pumupokus eh. Kaya mahirap nang guluhin eh. De, pero I always... Salamat sa lahat. At I'm happy and proud sa success mo ngayon, bro. Thank you, brother. And I always appreciate... Maglalaro ka pa ba? Okay na. Sayang, tuloy natin dynamic duo natin. Di, ang bilis lang nangyari. 3-4 na laro lang ata. Brad, sa mga di nakakaalam, imaginein mo ha, dalawa kami nagdo-double-double again. Totoo. Imagine that. Tsaka kayo lang nakakita, dalawa nag-aaway, assist. Nag-aagawa sa assist. Uy! Nakaisa ka rin ah. Minsan 2-on-1 pass break, nagpapasalan kami, walang gusto tumira. Ikaw tumira. At least, di ba? At least ikaw, pinanindigan mo ang pagiging points guard. Pero ako, hindi ko naman pinanindigan yung points guard. Eh. LeBron tayo, parang pass first. Hindi ka naman talaga. Hindi ka considered. Kasi, lagi kang league leader sa assisting. Sa akin, kaya lang ako nag-league leader nung kasi natutuwa ako sa atin dalawa. Parang masaya mamasa muna dito, ayoko dito, team mo naman to Kuya Pao eh, ikaw din pasa ng pasa, sabi ko huwag ka na mamasa, ako na lang tsaka na sa dos tumira ka. Pero that was one of the best
mabilis lang yun, yung stretch na yun. Eh. Kasi di ba medyo nagsabi. Sayang talaga yun, bro. At akala ko talaga. I really believe. I think we were 3-1 when we played yung ganun. And then, diba? Things happened. Pero, yeah, things happened for a reason. Yeah. Maybe you not be there. If, totoo naman. Totoo naman. Pero ano, I always appreciate you sa, you know, being a text away pag may kailangan or sa mga ganitong pagkakataon. And I always, you know, cheer you from afar. Siyempre, bubble eh. Pero ngayon, MPPL, excited ako kung saan ka pipirma. Well, excited ako maglaro kong Valenzuela or kung ano man kasi medyo hindi, wala naman, uncertain naman lahat at this point eh, di ba? But I'm excited to have you on the court again. Parang weird eh, nawala, na hindi ka nakakalaro. Medyo weird pag hindi ka nakakalaro, brate. Ganun pero, ba? Parang lagi, dapat lagi ng kalaro. Oo, eh, parang mali pag hindi nagbabasketball. Day, ina, in fairness, nung pandemic, inaabangan kong tumaba ka. Seryoso, sabi ko, hindi, baka ito na. Baka ito na yung, hindi, hater ako nung sipag mo talaga. Like, iniintay ko talaga umabot sa point na, uy, pandemic, baka tama rin. Gusto ko talaga makita eh, na tumaba ka eh. Para lang, medyo makita ko lang na normal. Para lang makita ko na normal ka, Brad. Wala, hindi siya tumaba, guys. Para ma-feel good lang, no? Oo, oh, para lang ma-feel namin lahat na, uy, normal lang si Kuya Pao, tumataba din pala. Pero wala, guys, wala. Lahat ng tao tumaba, bro. Pagpasok ng bubble sa Vismin, pare, pagkita ko, nung unang game, sabi ko, oh, siyempre lumobo lahat. Aminado naman. Si Dave, big man eh. Grabe si Dave, pare. Sobrang, actually, nabuo namin samahan. Maganda, mukhang maganda nga yung samahan. Okay. Wala naman kayong choice kundi yung kayo-kayo na nakikita dun eh. Yung pagising mo, siya na naman. Pero pare, it's funny how he's the 40-year-old and he's always the best in, kumbaga most conditioned sa mga teams na napupuntan. Tuloy mo yan, kuya. Isa kang ano, inspiration sa akin. Inspiration. Inspiration. Maraming salamat. Tayo naman, we play to inspire. Totoo. Especially the young guys. Totoo. Lalo kaya na ngayon, tayo, tumatanda ka na eh. Tumatanda ka na. Inspirasyon ka na ngayon. Malapit-lapit na. Let's see. Pero syempre, as long as ano, makatulong din tayo sa mga bata na achieve yung goals nila. For sure. Kasi iba-iba naman tayong goals sa buhay. Totoo. You may not tell them the ano, what kung ano yung tatahakin nilang pag dumating sila doon, pero bigay mo sa kanila yung dream na yun. Yeah. Diba? And obviously, if you're still here, talaga nalaman natin yung buong kwento ni Kuya Paolo Hubalte. And I appreciate you for the time. I'm sure marami na inspired. I'm sure marami natuwa sa kwento mo from, grabe, bata pa lang. Ngayon naintindihan ko na kung saan nanggagaling yung love mo for the game, yung tibay mo, ng dibdib mo, and to go through whatever you have to go through. Kasi, isa lang ha, kasi, binuhay ako ng basketball, bro. Kumbaga, kaya ano, ay hindi ko magagawa yung mga yung para kumbaga ano yan eh, kumbaga yung magagawang sabi nga nila ba, stay true to the game, it will love you back. Yeah, true. Yun day one, yun lang naman talaga ang ginagawa ko. So hanggang ngayon, kaya hopefully maging ano, inspiration din sa iba. Yeah. One of so yung may 35 dyan, pwede pa. One of the rare talagang purists of the game na talagang mahal niya ang basketball kahit sa ang kanto lalaro to si Kuya Paolo eh, di ba? Grabe. Gusto ko rin ano, ituloy lang din yung kahit pa paano yung legacy ni Dan. For sure. Ituloy lang yun. It's funny because when we started this interview, puro kami shadow ng daddy niya, shadow ng kapatid niya, pero nung bandang huli wala na. Talagang sariling ano na, yung tinahap niyang destiny, yung ginawa niyang destiny niya, sarili na, wala na, hindi na natin na bring up ulit kasi gano'n na, nabuo mo na yung sarili mo, yung pangalan mo, di ba? Oo. Paolo Hubalte. Pero at the end of the day, still connected. Oh, for sure. Doon mo nakuha yung galing mo. Genetic. Pati mo ka, Xerox eh. Xerox ka. Totoo. Buhok lang wala kay ano kayo eh, kay Coach Freddy. Oh, di ba? Pag nagpagupit akong gano'n, baka ano talaga, pagkamala mo pa ako. Gano'n na gano'n eh. Pero grabe, I appreciate you. Hopefully you stay safe. It was fun. Pero hopefully, mayroon pa tayong mga di na pag-usapan, bro. Eh. Kaya nga eh. Dalawang oras. Huwag na natin pag-usapan. Nahamoy ko na kung ano yung pag-uusapan natin eh. Huwag na, itigil na natin to. Pero congrats, pre. Salamat, kuya. Ikaw din. Maraming salamat sa silent love mo. Oo naman, pare. Ikaw rin ah. Good luck sa'yo. Galingan mo pa lalo. Alam mo, pag
Pag, okay. Pag tumigil ka sa basketball, feeling ko titigil ang mundo eh. Kaya huwag ka titigil ha. Wag. Diyan ka lang, diyan ka lang. Huwag kang aalis dyan. Again, Paolo Hubalde, one of, ako for me, ang pinakakilala ko, ano talaga, purist of the game talaga yung pagmamahal nito sa basketball, ibang iba. Kaya hopefully makita natin ulit sa court soon si Kuya Paolo. And yeah, stay safe ka lagi, Kuya. Tsaka stay you, healthy. Regards kay Ate Kea. Ingat-ingat ka, Kuya. Thank you. Regalado at mabigat ang tabayanan natin. Samantala, dire-diretso Paolo Hubalde. Strong move by Paolo Hubalde. Talaga. Hubalde, ganda ng pasa! Para dito kay Ramon. Early blur screen. Hubalde, off-foot layup. Di na nga nakatingin. Ay, ni Paolo Hubalde. Hubalde nagmamadali. Scoop pass, Rawaya. Ginawa na ng maigin ni Robrick Afford. Hubalde, up and under. Boards and boxing people out. Hubalde back in the ball game as well. Paolo Hubalde, the crossover. This the basketball here. Hubalde. Rawaya. Tara. Walang tawag doon. Paolo Hubalde for this breakaway. It's Talisay here in the Visayas leg. Paolo draws. Mendoza scoring the first basket for... Oh, nice pass by... Release the pass of Mendoza. Hubalde is very active here. There's the pick and roll. Paolo, yes, sir! Bing. Paolo Hubalde, layup. Oh, using his... And this is huge already. Paolo goes inside and he gets the kind bounce.